sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Diba po, O Jesus Nazareno, amit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo, nabayan mo. Viva po, O Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa ay pagunita kay San Francisco Javier, patron ng mga misyonero. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkalo maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig sa daigdig. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito'y wala nang dapat ikahiya o ikatakot man kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa. Iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob. At dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako
kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hiniram. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo'y ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, pag-alis ni Jesus sa lugar na yon, sindan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanya ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong unang Biyernes ng huling buwan ng taon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Malapit na ang Kapaskuhan. Malapit na ang ating traslasyon. Tayo po'y paboran, pakinggan ng Panginoon. Hindi lamang tayo bilang mga individual, kung hindi isang malaking pamilya, nagkakabuklod na komunidad na mga narito sa loob at labas ng simbahan, pati ang mga kaibigan nating sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Ang nasa puso natin, sagutin ng Panginoon. Kaya naririto tayo. Ang iba sa inyo ay malayo pang pinanggalingan. Ang iba sa inyo, lahat tayo gumising ng maaga upang ipakita sa Panginoon na tayo'y sincero, sincera sa Kanya.
Ang ating mga pagbasa, pagpapagaling sa bulag, naniniwala tayo na ang poong Jesus Nazareno, tagapagligtas, papalibaguhin niya, babaguhin niya ang lahat. Sa ating unang pagbasa, ang kaibigan po natin sa Adviento Propeta ay Sayas. Yung mga makapangyarihan, yung mga namamayagpag sa poder, akala nila kung sino sila, itutumba sila. Yung mga nagsasamantala, yung mga api, yung mga akala nila nasa pribilehiyo sila, kasarapan lang, kaginhawaan ng buhay ang inaatubag nila. Pwes, lahat ng bagay matatapos. Ang mga nasa ilalim nila, itataas ng Panginoon. Kaya nga ang mananakop, ang poong Jesus na Nazareno ay katwiran, katarungan. Klaruhin ko po, tayo mga Pilipino, ano ba ibig sabihin na katwiran? Hindi porket malaki ka na, ba? Nangangatwiran ka na, ha? Ginagamit mo yung rason mo, yung lohiko mo, upang magdahilan. Ang ugat po ng pangangatwiran ay katwiran. Ano ba yung katwiran? Katuwiran. Tuwid kang mag-isip. Ha? Ang katwiran, matuwid na pag-iisip. Hindi baluktot, hindi masama. Kaya nga katwiran yan. Sa wikang Pilipino. Ha? Tayo Pilipino. Kaya mula sa matuwid na pag-iisip at pananaw, matuwid na buhay. At ito ang dahilan ng pagtutubo sa atin. Itutuwid niya, iwawasto niya, itatama niya ang lahat. Ang ehemplo dito, yung mga may kapansanan. Sa susunod na linggo, ay linggo para sa persons with disabilities. Yung may disabilidad, mahirap pong bulag, di ka makakita. Mahirap pong pipi, hindi ka magpagsalita. Mahirap na nga ang buhay eh. Normal na nga tayo. Eh kung di ka pa makakita, makalakad, makarinig, makapagsalita, pagtatawanan ka pa, argabyado ka sa buhay. Hindi po ba? Mahirap yung nahuhuli, argabyado. Sa Ingles, bullying, di ba? Minamaliit ka. Yan ang nararamdaman. Kaya nga, matatap ang pagtutuwid ng Panginoon. Mawawala ang mga kahinaan. Mawawala ang sakit. Mawawala ang kapansanan. Mawawala ang disabilidad. Ang mga bingi, makakarinig. Ang mga pipi, hindi lamang makakapagsalita. Makakapag-awit pa. Ang mga lumpo, hindi lamang makakalakad. Kung hindi, makakasayaw. At ang mga bulag, makakakita ng kulay. May kulay na ang kanilang mundo, hindi lang kulay itim. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, may dalawang lalaking bulag. Kahit na sila bulag, meron silang mata ng pananampalataya. Ang tawag nila kay Jesus, Anak ni David! Yan ang titulo ng Mesiyas. Mahabag kayo sa amin! Pinatawag sila ni Jesus sa bahay. Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ang pinapagawa niyo? Opo, kaya nga tinawag namin kayong opo, opo. Kaya nga ang dahilan nila, ang katuwiran nila, matutuwid ni Jesus ang lahat.
Kaya nga, sinabi ni Jesus, pinaggaling ko kayo. Ito, bibigyan ko din. Pinaggaling ko kayo ayon sa inyong paniniwala. Ayon sa naniniwala sila. Sumasampalataya sila. Bagamat sila'y bulag, may mata sila ng pananampalataya na wala yung iba. Kilala nila na si Jesus ang Mesiyas. Kaya nga, pero hindi sila sumunod kay Jesus, wag nyo naman sabihin sa iba, pagkatapos ay, paano kayo gumaling? Si Jesus ang nagpagaling. Siya. Yan. Nakakakita na sila. Kaya nahirapan si Jesus. Marami tuloy mga lumapit pa sa kanya. Pero maganda, mga kapatid, na meron tayong ganung paniniwala, sigurado po tayo. Matatanggal ang kapansanan, mawawala ang disabilidad. Ang santo po ngayon si San Francisco Javier, patron ng mga misyon. Tawa po, meron po tayong mata ng pananampalataya. Maniwala tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Mesiyas ang ating nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa kanya. Tugon po natin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa kanyang daan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami ng ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na bubuhay na gaharing kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Tayo natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa. Dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa, kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaisa ng kapwa-tao sa nihin ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalang kanilang iniuukol kaysa ng sambayan na mo'y dito'y natitipon. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal natin po ang lahat na mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ay buong
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ang pag-ibig na maalab gaya ng maningas na loobin ni San Francisco Javier para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag makamta namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa kabutihang ginaganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kana nagsusumama sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nilang mga pangalan sa binyag ng kalibig at paglilingkaran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.